Magandang araw sa ating lahat, mga totoo, mga hinday. Kaway-kaway! Ngayong umaga, partner, andito po tayo ulit kay Jumar Canuba sa Tupi, South Cotabato. At today is second harvest. Second harvest na yan, parang peaking lang to. At November 3, 2021, at today is at Wednesday. Yes, tama. Ayan. So, ngayon, ano oras na ba ngayon? Mga alas 12 na ata. Alas 12. So, ito na yung second peaking or harvest ni Jumar. Ito na yung mga harvest niya. Second selection doon niya ito. Yan. Ito yung mga produkto ng Primo at Agritap foliar fertilizer at saka Agritap foliar fertilizer. Na mix na. So, mix na dito sa harvest kasi dito yung kanyang Agritap foliar fertilizer na in-apply doon ang Primo. Oo. Yan. So, at saka tatanong natin kay Paring Jumar. Paring Jumar, sa first picking mo, ilan ang harvest natin? Ano lang yun? Kumbaga hindi kasi ito major harvest natin, ano na siya, picking lang, selection lang ng mga yung nahihinog lang sa puno. Oh, yung sa unang ano mo, selection ilan? Dito kasi tayo nagpuno na sa Agritap, nakuha tayo ng tatlo. Tatlong crates? Oh, pero yung kulay nun, ganito na. Hindi kasi tayo, pag selection kasi hindi tayo pwede, hindi tayo nag-harvest ng tricolor, ang mas mababa dito. Pero kung major harvest na, magkukuha tayo ng mga sumunod pa na kulay dito. So, yung harvest natin is dudublihin siya pag major harvest. Sa mga nagtatanong, partner, kung ano to yung variety nila, eh, Diamante Max F1 po. Ayan, so, hindi pa pala major harvest to? Hindi pa to. Ano to siya? Selection pa lang. Selection. Selection to lang to. Ito pala. Ano? So, itatanong natin, partner, Mar, sa lahat ng punuan ng kamatis mo, mga ilang punuan? Nasa more or less, 6,000 to 8,000 lang. 6,000 to 8,000 po yan, mga idol. At saka tatlong crates, tama ba? Sa unang selection mo. Dito lang yun na ano, na portion lang na dito lang natin. Na portion. Nasa ano lang yun. Kumbaga nasa 30% lang na area yung kinuha natin. So yun, no? Mga 2,000 na puno. Pero guys, ito naman yung epekto ng ating Agritap foliar fertilizer natin. So dito nakapag-harvest na rin tayo ng dalawang pungpong ng bunga. Ayun sila, nagtatago marami. Yan. Ito guys, yan. Isang puno lang, ganyan yung bunga niya. Yan, hanggang sa kabila. Yan. Ito, nasa taas yung mga bunga. Yan, kapal na mag- yan. Ito yung epekto ng ano natin guys, Agritap foliar fertilizer. Yan. Maganda po, yan sila. So, oo. Gano'ng kataas, Mar? 6 feet. 6 feet. Yan, ganyan po mga idol, nakatayo po si Paring Jumar. So ito yung ating follow-up video doon sa unang video natin ng Agritap foliar fertilizer. So mga idol, lumaki na po talaga siya ang mga bunga, no? So nakapagsikan, picking ka na, Mar? Oo, dito. Wala pa tayong major harvest, so nag-selection lang tayo ng mga hinog-hinog. Yan. So dito, ganito siya kalaki mga idol ang bunga, oh. Grabe oh, ganito siya kalaki oh. Ganito siya kalaki mga idol oh. Compare sa aking kamay oh. Grabe. Ang laki. Yan, kung mapansin nyo po, andyan po sa loob ang pinakamaraming bunga. Yan, saka dito din oh mga idol oh. So, sa Agritap foliar fertilizer, sobrang taas Mar no? Yan po mga idol. Sobrang taas ng mga kamatis. So ngayon, lahat na, may kinunan mo na ng selection. Selection lang, pero ang harvest natin ngayon is nasa ano lang, 25% lang yung harvest natin kasi marami kasing puno pa yung natira. Hindi, yung hindi pa nahinog. Medyo late. Kasi ang harvest natin ngayon, ano lang to eh, kumbaga yung pailan nila lang kada tudling ng kamatis. Kaya ano lang siya, selection lang tawag. Pero, mga ilang ano to crates to Paring Jumar? Nasa mga 10 to ngayon. Kasi meron pa tayo doon na in-harvest na area. Super 10 ko. Pero ito yung meron silang ano, mga tawag nito RJ. Ito yung tinamaan natin, ito yung reject natin. So, pero magaganda, ito yun ay bibigay lang sa amin ito mamaya, tingnan nyo. Napakaswerte. Siyempre sinabi ko na, hindi na yan maano. Na tamaan lang ng suminrat. At partner, sa napansin natin dito sa kanya pag-harvest ay medyo ano siya, bagnas yung hindi siya full ano talaga red lang. Kaya maganda po, hindi siya pang shipment, ito yung napakaganda pag shipment mo. Pero diba? Malalaki siya partner no? Oo, malalaki. May mga sizing tayo dito Mar, di ba? Sa ano? Meron tayo. Pero ngayon, ano pa, puro ba ito large lahat ano? Puro large lang. Puro large.
Lahat large. So kasi second selection pa lang large to lahat yung mga makukuha nila dito. Mga may sa ano lang, meron tayong classification na marami pag sa second major harvest na. Mga ilang selection yun, Mar, bago tayo makarating sa major harvest? Tatlo pa. Tatlo? Pang lima, kumbaga? Kasi ito, ano pa lang ito ngayon eh. Nasa 80 days pa lang, 75 days pa lang yung kamati. So, ayun? Maturity pa lang, hindi pa talaga siya yung nahinog pa. Oh, usually, ilang days ang pinaka-major, mag-start tayo ng major harvest? 80 to 90 days, magsimula tayo ng major harvest. So, mga next week, pwede na? Next week tayo, mayroon sa atin yung first major harvest natin. Mga ilang ano, mga ilang crates? Dudublein na ito, dudublein na ito. Mga 20 na crates? 20 to 30 crates na. Bang! So, galing. Marami po mga idol. At saka, Mar, magkano ang presyuan, Mar? Ngayon, 500. So, last 500, wow! Palakpak mo na dyan! 500! Bakit naman taging 10? 5,000! May pangalwalo! Ito, Mar, mga ilang, ano, Mar, ilang crates ang ma-harvest natin hanggang matapos na? Abot tayo ng mga 300 na crates, so, hanggang matapos. Ba? 300 na crates. Malaki-laki yun. So, halimbawa kung hindi bumaba ang presyo, 500, nasa 150,000. 150,000? Pag sana ako 500, tuloy-tuloy. Oo, minus halimbawa, 80,000 na capital. May 70, almost half din. 70, pag hindi lang bumaba. Oo, almost half presyo din pala yung kikitain ni Domar. Oh, almost ano, 100% din ang kikitain niya. Partner. Ng capital. Ng capital, oh, pagka ano, mangyayari. In 3 months lang. In 3 months, oh. So, ito pa napansin namin, yung pag nagamit sila ng mga foliar partner, mas mabilis yung pag-inog ng mga ano natin. Ng o kasi 75, sabi ni Jomar kasi kanina, dapat mag-harvest man nasa ano, Mar, 80 to 90 days. 80 to 90 days, doon pa mag-start. Pero si Jomar, naka-harvest na 75 days. Hindi, 70 days at Amar, no? Ang first picking mo? 70 days yung first picking natin. Oh. Advance na 10 araw. Oh. Ano ba yung interval ng pag-harvest mo dito, Mar? Every week? Every 4 days tayo mag-harvest. Aba, pagtapos nito every 4 days na din na kasi pwede itong every week kasi dadami yung ganito. Inog, so, no? Siya pwede ng stock. So ano ba natin every 4 days na. So pag-harvest natin ngayon, next natin na selection is sa Sabado. Afternoon, balik tayo ng Tuesday dito na doon na tayo sa ano major harvest na yung Tuesday. Sa Tuesday. Mm-hmm. Oh, so after 1 week major harvest na, partner. Tingnan natin mag-video tayo ulit. Tingnan muna natin kung ilan crates bakante ba tayo noon. Tingnan natin sa Tuesday. Oh, bigyan natin ng time to si Joma. Idol natin. Ayan, pero kasi idol sa Kamatis. Ay, Tuesday. Nako, baka magbi-video tayo ng ano, purple corn, ha. Kaway-kaway din sa mga purple corn. Ayan. Abang-abang. Jomar, ano ba ang napansin mo, 'di ba? Before mayro tayong mga Kamatis yung na-video natin doon sa bundok pa. Ano na part ang napansin mo ngayong season mo ng Kamatis? Dito na area, sa dito na sa area. Sa dito na area, mas maganda. Oo. Kasi ano eh, yung production natin dito is doble. Doble? So, tsaka yung cost natin dito, mas mababa siya. Mas less, no? Tapos yung labor natin, no? Labor natin, tsaka yung hassle, mas mababa. Kasi yung tubig natin, meron na tayong connection ng tubig. Dito. Hindi na tayo kailangan mag-put ang tubig pack yet. So, yeah. Unlike sa bundok, no? Unlike sa bundok na talagang manumano tayo mag-put pag ulang-ulan. So, yun ang pinaka-tip dito, mga totoong manginday, ha? Kasi tinuruan tayo ni Jomar. Dapat pag naghanap ka ng lupa, dapat yung hanapin mo ng lupa talaga yung very accessible. Yung tipong hindi siya ganoon kalayo sa mga ano sa mga national highway, yung tipong may transportation talaga na papasok, hindi ka mahirapan sa transportation. Tapos pangalawa, may source ng tubig. 'Yun ang pinakamaganda, dapat yung may source ng tubig at makapasok yung mga equipments kung possible kasi pag makapasok ng equipments, hindi ka na mahirapan. Pangatlo, partner, meron pa yung medyo flat ang area. Oo. Oh. Ba, ang surface mas mas maganda pag ganun, pero yung iba naman pinipili nila yung medyo bangilid kasi yung depende sa crops mo naman actually. Pero partner, na experience natin nung doon sa first na makamatis pa ni Jomar doon sa bundok, even yung sa pag-spray po kasama hirapan natin si Jomar, kahit nag-video lang tayo, mahirap talaga. Mahirapan kasi gaganyan ka na yung tuhod mo tapos balancing mo sa pag-spray, Mar, no? So dito kaya sinasabi ni Jomar na mas maganda dito na area. Pero malalaki yung kamatis mo, Mar, ganito ba talaga yan si Mar? Talaga sa ano natin sa Diamante Max ganyan talaga. Ito talaga siya, no. Malaki, no. Nasa 80 to 100 grams yung isa. Malaki. So mga 12, 10 to 12, 1 kilo na. Ayun. Pero expect natin to sa mga ikalimang major harvest natin. Ito, palit na. Palit ng palit. Oo. Hindi kagaya siya ng mga avatar kasi na varieties. Mula, malaki talaga. Mula unang bunga hanggang sa ika-anim na harvest, malaki. Ayun, so dito ano ko lang sa mga Kamatis farmer, ano,
At bakit kayo nagtataka bakit mahal dito? Meron kasi na iba, 500, may 600 dito ang per crates. Ang laman ng isang crates ay 26 kilos. At yung pricing talaga nito na mga katulad dito mga kamatis, yung mga crops natin, well, magdidepende po yan sa municipality ninyo. Kasi yung pag mataas yung supply ninyo, sigurado po yan, bababa talaga yung presyo. So, at saka partner, may tumawag sa atin kanina na taga Baler Aurora. Ang farm gate price ng kamatis nila doon is 30 pesos per kilo, hindi sila per crates. Oy, okay. 30 so, pesos. Pag i-convert natin yung dito sa area natin, is nasa 800 per crates. Oh, 800. Oh, 800 yun. Medyo malapit-lapit lang. At saka mga idol, sa mga nag-aabang pala ng video ni Paring Jomar, nakakuha tayo ng video before partner na gumamit siya ng AgriTap at saka Primo Foliar Fertilizer. Yeah. So ito na po mga idol ang harvest ni Paring Jomar. Ito yung mga malalaki talaga siya. Yan, Diamante Max po ito siya. Yan, ganito na po siya kalaki ang mga harvest. Kaya kung makita nila dito partner gumapag na video na ano yan, ya, puro large ang harvest niya ngayon. So lalabas na talaga yung mga medium na pagka fourth harvest, ganun. Doon na siya lalabas. Sobrang, sobrang laki no. Malaki. Pwede ito pang ano, pang salad ano. So, mas malaki pa sa itlog eh. Ayan. So, sa yan mga totoo mga inday, kung sino po gusto niyo mag try po ng AgriTap. Yung AgriTap po simple lang po yan siya. Very ano po yan siya, conventional po na in way na farming po yung at saka AgriTap partner. Oh, partner, idagdag ko lang pala, meron silang free shipping at saka buy 3 take 1 yung. Ayan, nag-promo po pala yung ano, yung AgriTap. Uh-huh. So, pag bumili po kayo ng tatlo, libre po yung isa. So, apat lang. Limited so, lang ata yun, partner. Oh, limited. Paunahan na lang po. At kasi limited lang nag, yung offer yung ano. Kasi November birth month ko. Ganon siguro yun. Ganon ba? Ngayon, siguro binigyan tayo ng ganon, partner. Tandaan nyo po mga idol, November 28. Saan ba tayo yung partner? Sa dagat kami. So, yun na. November 28, Mara. Mang-libre daw si Paris. Happy birthday, November 28. At sasali na din namin yung aming... ika 200,000 subscribers. Yeah, so, happy 200,000 subscriber na tayo. Oh, yay. At partner, ano ba yung ano natin? Gawin na naman yung mga show ko sa 28. So, yeah. Tingnan natin kung ano yung mangyayari at kasama natin. Mega love shoutout din kay Brent at si kay Christian, yung kanyang kabayaw, no? Ayan, nandito sila ngayon at nagvi-video. At saka mega love shoutout din sa ating kaibigan sa Cagayan, si Ruel Exclamador, ayan, kaibigan ni partner Juban, idol Ruel Exclamador dyan sa Cagayan, kaway-kaway po. Ayan, so ayan. Partner, mega love shoutout din pala sa pinsan ko dyan sa Luzon at si Cindy, ayan, Gabayero, at pink drink, always, no? Maganda yes. Daw yung pink drink. At saka partner, siyempre dahil nakapag-harvest na si Paring Jomar, tatanungin natin kung ano masasabi niya sa paggamit niya ng AgriTap at saka Primo na Foliar Fertilizer. Ayan. So, ang dami na natin siya tanong na, pero tatanungin ulit natin siya ngayon. O, kasi mayroon ng gusto kasing magkaroon ng follow-up video sa kanya. At least, ayan, no? Kasi sa kanya mismo natin malalaman. Nagtatanong din, ano? So, yan, Mar, ano ba yung masasabi mo sa mga nagtatanong? Sa mga nagtatanong, sige lang, magtanong. Nasagot naman po ako, lalo na sa mga nag-private message sa akin sa Facebook. Marami na po tayo natulungan. Tsaka, mas marami pa kung mayroong magtanong pang iba. Uh-huh. Ang akin lang is, bago nyo subukan yung mga produkto natin, kagaya ng mga marami kasing foliar dyan sa labas, hindi naman kasi tayo magbibigay talaga ng specific. Ang akin lang is, bago kayo gumamit, magtanong muna kayo sa may experience na nang gumamit ng produkto. Kasi baka kasi gumamit lang tayo ng gumamit, suggestion kasi ng mga ibang ano, may suggestion yung ibang tao, ganito gamitin natin. Paggamit natin, hindi tayo satisfy, so sayang lang. Sayang lang, magiging gastos lang siya. So gagawin natin is, magtanong tayo doon sa mga expert, tapos manood tayo kung mayroon tayong mga kilalang talaga sinubukan nila yung produkto. Doon tayo kukuha ng base kasi kumbaga experience nila yung effect, tsaka nakita natin na maganda yung kinalabasan. So sa akin is recommended ko siya, hindi naman sa inano natin yung product. Hindi naman sa pinopromote, pero nakikita natin. No? So nakikita natin yung epekto niya is akin. Nire-recommend ko siya sa mga friends ko sa Facebook, yung mga farmers na nagtatanong sa akin, marami natin tulungan. Recommended ko siya, bakit? Kasi nakita ko yung effect ko niya is twice yung effect niya gaya nung ginamit natin doon sa bundok. Yung mga ordinary foliar. Ordinary foliar natin na nagbibili sa market na may kamahalan. So, sa Primo at saka AgriTap is twice yung effect niya plus pagdating sa bunga is nakikita mo talaga yung effect ko niya, sulit. So hindi kayo magsisisi pag ginamit nyo siya. So ang nangyari na lang is yung proper application tsaka proper dosage,
napag-apply natin. Sa iyo ba, Mar, ilan ba yung dosage mo, Mar? Ang ginamit ko is recommended dosage lang 80 ml per 60 liter ng Naprax sprayer. So, sa ano yun? Sa Primo? Sa Primo at saka Agritap. Ang ginamit natin is alternate every week. So bakit every week? Kasi yung tarim kasi natin hindi lang siya nagbe-base doon sa granular. Meron kasi siyang pangailangan sa mga dahon mismo. So yun yung gamit ng foliar fertilizer. Sa interval mo, Mar? Sa interval ko is every week. So yun na yun siya. Magkaiba kasi yung granular sa spray ng foliar. Bakit po, Mar? Ano usually ang napansin mo? Ang kaibahan? Ang kaibahan kasi sa ng granular sa ang foliar fertilizer kasi is direkta siya na effect doon sa puno. At saka mabilis siyang talagang mabilis siya umipik na nakikita mo kagad. Maliban kasi doon sa granular, 3 days siya bago mo mapapansin. Then maglast siya ng 10 days tapos mag another kayo. Apply na naman apply ulit. Ulit. Kasi yung granular natin doon sa ugat. Yung foliar natin is nasa dahon. Yun sa dahon po mga ito. Ayan. So at saka Mar, ito siya, it partner kasi makita din naman nila kasi since D5 na nagbi-video tayo sa sili natin na alternate lang ginamit natin na Agritap. Kahit sa sili po namin foliar fertilizer. Kahit sa sili kahit sa ano, kaya nga sabi po namin sa inyo at bago po namin ina-introduce sa inyo yung effect at sinasabi po namin in the long run kung ano talaga yung effect niya para po at least alam nyo talaga kung ano yung mga effects ng mga ginagamit namin dito. Kaya sinishare namin sa inyo para din parehas tayo ng effect kasi nakita yung sa sili namin sa kamatis ni Jomar. Sobrang ganda. Kaya kung gusto nyo magkaroon ng magandang harvest, magandang ani, less ang consumption, less ang gastos, at sabay-bayan nyo po yung mga videos namin at magtulungan lang po tayo dito sa pagpa-farm kasi tayo mga tunay na mga hero talaga sa buong mundo ay mga farmers. Kaya doon tayo sa mga technique na maganda at less po ang gastos pero sobrang ganda ng mga effect, sobrang ganda ng mga harvest. So, mataas ang yields. Mataas ang yields. At saka partner, ito siya ay FPA approved din at saka registered to all crops. Ayan, opo. Pwede siya from vegetative into up to coating stage. So yun, mga totoong ganda. At least alam nyo na yung ano natin, yung mga techniques. No? Sinishare po namin sa inyo lahat ng mga possible na techniques na nanggaling sa mga farmer experts, farmer hero natin. Para kasi sila mismo nagpatunay. Sila mismo. Sila po talaga kasi ang nasa field. Kaya alam na alam nila. Lalo kami. Sa sili namin, nakita sili, talaga nakita namin. Kaya, ayun. Sa mga nakapagsabay-bayan na partner. At congratulations sa amin kahapon. Medyo mababa yung presyo pero sa second harvest namin, malapit kami na sa 200 kilos. Ha? Kasi sa first harvest namin ng sili mga idol, kung napanood nyo po, day 72? 77. Is 7 kilos lang. 7 kilos lang, hindi umabot ng 10 kilos. Pero after a week? After 1 week, ang second harvest natin, 178 kilos. Ayan, 178 kilos po. Kaya nagsabi yung mga ibang bayan, sabi nila, good news yun. Kasi sobrang dami daw. So, pero abang-abang. May bad news kunti. Ang presyo. Pero abang-abang lang po kayo kasi magbi-video at mag-update kami. Subukan na mag-update talaga para sa inyo. Kung ano yung mga activities namin para at least alam nyo. So far ngayon, wala pa tayong mga bagong mga crops na nabi-video. Pero hopefully next week, baka meron na tayong mga crops na ma-interview. So, kita-kiss tayo dyan sa mga farm nyo. Message po kayo para at least kung alam namin na malapit lang kayo, pupunta namin kayo at mag-chika-chika tayo. At prepare nyo na din yung mga native na sabaw para mas masarap. No? So, maraming salamat po sa inyo at partner. Yes, sa mga partner, sa mga bago sa ating channel. Don't forget to like, comment, at saka mag-subscribe sa amin. At saka don't forget din itap yung notification bell para updated sila sa mga upcoming videos. Para makita nyo yung video. At saka yung isa naming channel, ang Traveling Boots. Subscribe din po mga ito. Ayun, So maraming salamat. Mar, may masasabi ka pa ba, Mar? Last word mo sa ating mga tagapanood? Sa videong ito, last word mo sa videong ito. Sa akin lang yung mga sumusuport sa yung lagi nakapanood sa mga video ko. Thank you kasi meron ako nakikita mga good comments. Doon sa mga bad comments, okay din kasi mas na-inspired akong mag-experiment pa sa mga tanim ko para maipakita ko yung magandang epekto ng ating mga techniques. Yung basta yun lang sa mga supporters saka mga haters. Okay lang. Thank you. Saka, don't forget na i-add si Jomar at saka i-message sa Jomar Canovas Facebook account niya. Huwag nyo masyadong i-message, baka busy, baka hindi na makapagtanim si Jomar. Pasensya na po kayo yung iba, naghihingi ng number kasi sila Jomar.
medyo busy din kasi sila kapakaminsan kasi sobrang dami nyo kasi naghihingi. Kaya kawawa naman si Jomar, baka hindi na makapag-prep sa kanyang mga gawain. So sana maintindihan nyo po yun, no? So partner, at maraming salamat pa sa inyo kasi parang nanginginig na yung video sa atin. Big love shoutout din pala dyan kay Suwa Keepers, Pet World, and si Ev Mars Vlog. Ayan, so subscribe nyo po sila. All about mga pets. Pets farming. Ayan, so at maraming salamat po sa inyo, mga totoo mga inday, yes, mga partner, Jomar, Christian, happy farming, kawai-kawai!